Hello po. So ngayon, i-share ko lang kung paano po kumuha ng OEC online gamit ang ating cellphone. Pero syempre, pwede po kayong kumuha gamit ang PC or laptop. So ngayon, simulan na natin. Dito sa ating cellphone, pindutin natin yung ating Google Chrome. Ito na yung lalabas. So nire-ready ko na siya kasi naglolo ko yung aming internet. Ayan, para kitang-kita. Ganito po ang itsura niya. Ano po kasi itong cellphone ko. Ginawa ko na pong sinide ko para kitang-kita. Pero ang itsura po niya ay ganito. So, ayan. Ganyan po ang itsura niya. Ngayon, dito tayo pupunta tayo sa e-registration. Dito po sa Let's Go sa ibaba. Yung link po nito ay ilalagay ko na lang po sa description para i-click nyo na lang. So, click natin yung Let's Go. Meron pa pala akong sabihin. Kung meron po kayong dating account dun sa, kung naalala nyo, 2018 or 2019, pwede po kayong kumuha online din. Pero hindi po ganito yung link. So, hindi na po siya pwede. Kailangan bumuo po kayo ng bagong account dito sa link na to. Kaya kung may account po kayo dati, hindi na po yun valid. Bali, ayan, magpaparegister ulit kayo ng bago. So, punta tayo sa Let's Go. Ayan, sa Let's Go. Makikita natin yan. Ito, sa ibaba. Kung wala pa po kayong account, ayan, mag-register po kayo. Pero kung nakapag-register na kayo dito at hindi nyo lang makita yung OEC, so panoorin nyo to hanggang dulo. Ayan, pa-register kayo. Then, pag nakapag-register na kayo, lagay na natin yung email ad na ini-register nyo. Meron pa pala. Pag po nagpa-register kayo, meron po magsisend sa inyong email address ng notification galing PUEA. Lalabas doon yung inyong temporary password at inyong number. So, ngayon, mag-add na tayo. Punta na tayo sa loob. So, magla-login na ako. Login nyo lang yung inyong email. Then, next. Then, yung password. Yung password, isulat nyo po para hindi nyo makalimutan. So, ito na yung kapag nag-open na kayo, ito yung dashboard. May lalabas po dyan na ganito. Site natin para ma-X natin. Register na kayo at nag-login na kayo dito sa PUEA. Ito po yung lalabas. Ito po yung dashboard niya. Then, sa ibaba po nito, may makikita kayo na ibaba lang natin. Scroll down. Ito, makikita nyo. So, ayan. Mag-a-attach po kayo ng profile picture. Click nyo lang yan. Then, choose file bago upload. Upload po itong nasa ibaba na kulay green. Close na natin. Sa ibaba, may nakalagay dyan na attach passport. Yung sa attach passport, medyo mahirap dyan kasi kailangan po ay clear. Ngayon, ang gawin nyo po, picturean nyo. And then, gumamit po kayo ng scanner para malinaw po. Kasi kailangan nila malinaw. Pindot nyo lang yung pindutin lang yung attach. Then, ganun din. Choose profile and upload. Kapag pumasok po dyan ng inyong passport, ibig sabihin natanggap syempre. Kasi pumasok nga eh. Pero pag hindi pumasok, ayun. Magta-try ulit kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas maganda gumamit po kayo ng scanner app. Libre naman yon sa Google Play Store. Yan. So, close na natin. So, dito sa inyong dashboard, meron ditong My Profile. Check nyo yung inyong My Profile kung tama po yung mga nakalagay nyo doon. Napakahalaga po ng may beneficiary. Check nyo itong profile. Click nyo to. Click ko na. Check nyo kung tama ang mga nakasulat dyan. At ang napakahalaga po ay
itong identification, yung inyong passport na latest na nakalagay at expiration date. Tsaka po dapat meron kayong ad beneficiary, mahalaga po yan. Pag wala kayo niyan, hindi po kayo makakakuha ng OEC. Or hindi, dito po sa online. Ngayon, kung meron naman kayo, okay na yan. Balik tayo sa dashboard. Sa kabilang side, may makikita kayong may link, may helper, balikbayan manggagawa, direct hire application. So, dun tayo sa balik manggagawa. I-click lang po natin yung balik manggagawa. So, sa balik manggagawa, ito po yung lalabas. Dapat po, may check yan. Yung passport data at saka yung beneficiary data. Sabi ko nga po sa inyo. Kapag yung isa po dyan ay naka-X, hindi po lalabas yung next. Ngayon, next na natin. So, ito na po. Application details. Ito na yung makikita nyo dyan. Yung application nyo. Check nyo po kung tama po yung mga nakalagay dyan. Check nyo po yan. Then, kung okay naman po, ayan, pwede nyo na siyang i-print. Bawa, ipiprint na natin gamit ang cellphone. Sa cellphone, ganito ang lalabas. Pag kasi nakaganto, ito, iyan natin. Iyan. Hindi makikita ang may nakalagay dyan na open. Kapag kasi nakagantong side, hindi. Ayaw eh. So, kailangan talaga nakatayo. Ayun, nakahiga. Ayan. Kapag cellphone gamit nyo, medyo mahirap nga, no, pag cellphone. Kapag naka, kasi dito, ito ay for video purposes lang po. Kaya, ayan. Kapag kinilik nyo na yung next, ito yung lalabas. Kung cellphone ang gamit nyo, ito ang lalabas. Open nyo lang siya para makita nyo yung OEC. Kung ano naman po, laptop or PC, ang lalabas po ay yung OEC na talaga na ano, ready to print. Sa cellphone, hindi, syempre, kasi po ay hindi kaya ng cellphone ko. Click lang natin yan. Para ito ay, para makita nyo yung nilalaman. Yung kanyang ano, itsura. So, ayan na po. Kapag pinrint nyo, ganyan po ang magiging itsura niya. Or ganyan po yung, ayan, ganyan po lalabas. Then, pwede na kayong mag-log out. Yun na yun. Yun lang, ganun lang po kadali. Log out na natin. Yan. So, yan. Dito na po ulit tayo. Ngayon, para naman po doon sa mga busy at hindi makapag-register or mahirang internet, meron po mga nag-a-assist. Ingat lang po kasi may mga, kasi mapeki kayo. Pero mura lang po. Merong mga 200, 150, ayan. Ngayon, kung wala po kayong time, pwede niyo po ako i-message. At tutulungan ko po kayo. So, yun lang po. And thank you.